May question ako sa ugali ni BBM. Saka nakakita, binabahayong Mindanao. Binabahayong Davao. Umatid ng kasalan. Saka nakakita, yung walang pakialam eh. Yung epitome ng isang presidente na walang pakialam. Good luck, BBM. Tapos ang administration. Because what they want is, pagka ginawa nila yan, mag-aan yung tao, mag-aalsa yung mga tao. That's how I look at it. That's how I see it. Mag-aalsa mga tao. Matatapos na. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ang gusto kong i-topic sandali lang is yung kwentuhan ngayon na mainit na sinasabi pati vlogger nag-aaway eh. Parang give Uniteam a chance. No? Nagsasalita si pangalan ito, pampansang ate, si Amy, Senator Amy, na she will do everything to salvage yung Uniteam. Okay. Wala namang masama dun eh. Wala namang masama dun. Pero ang sa akin, ang comment ko lang, wala na siguro yung unit. Wala na. You cannot change character overnight. Yan na, may ano ko kay BBM. O kaya kay Lisa, o kaya kay Tamba, o kahit kanino man na kampe sa kanila. Objective lang. Ang isang swindler na yon, mahirap baguhin yon overnight. Kasi kung ang ano mo is ayusin natin yung Uniteam na yan, yung pagsasamahan. You know, ang tingin ko, kasi kinabahan sila. Kinabahan ang administration. Eh, nagsasalita na si Duterte na ano eh, hiwalay na yung Mindanao eh. Nagsalita. Natakot eh, no? O kaya, may mga nagsasabi na yun niya, bubukod na Mindanao. Kasi pagka bumukod na Mindanao, obligado yan, hindi na magbayad ng taxes. Yun na susunod dyan eh. At saka baka mamaya, magsunuran yung Visayas, magsunod ang Luzon, yung mga Cordillera, o kaya Cagayan, ano pa, yung iba pang provinces, magsunuran. And then it will be a problem. A problem for the administration, problema sa armed forces at saka sa PNP. Maghahati rin eh. Hindi mo mapipigil yung ibang member ng armed forces na, kunyari, taga Mindanao, eh, umalis sila. Doon sila. Magkaroon ng armed forces of Mindanao. Yun yung nakakatakot. Eh, ang daming mga retired na sundalo taga Mindanao na nga nagsasabi, sir, punta lang kayo dito, sir. Punta lang kayo dito, sir. So, yun nga, magulo. So, kinabahan ng administration, that's why ang talk ngayon, ang walk the talk nila ngayon, eh, isalvage ang Uniteam. Okay, points. Number one, tingin ko, nagbabay lang sila ng time. Niloloko na naman tayo. Nabudol na tayo. Pag ikaw ba nabudol ka na, eh, payag kang magpabudol ulit. Yun yung ano eh. Payag ba kayong lokohin kayo? Magtitiwala ba kayo? Magtitiwala ba kayo sa pangako na naman? Okay, bigyan natin ng pag-asa. No. The moment you run for a position, President of the Republic of the Philippines or any position for that matter, it is anchored, yung boto ng tao, anchored dun sa pinapangako ninyo, dun sa inaasta ninyo. Ngayon, magdadalawang taon na, ang inasta ninyo, walang niya kayo. Hindi, sorry ah, pero walang niya talaga kayo. Yun ang inasta ninyo. Masyado kayong mga balasubas, masyado kayong mga arrogante, sakim sa power, at magarbo kayo, magastos kayo. Hindi nyo man lang explain lahat ng inaano ng tao. Tapos ngayon, bigyan ng pagkakataon ng Uniteam, too late, Tahiro, para sa akin. Ngayon, yung mga gusto magpabudol kayo, okay lang. Pero sa tingin ko, they're just buying for time para maklose nila yung link
Ngayon, meron pang weakest link, no? Nandun pa yung armed forces eh. So, yung weakest link dyan, pagka nasara nila, makurap nila bawat agency, they will be in power for a long time. Yun yung delikado. So, they're trying to buy time. Nandyan yung usapan ngayon ng Kongreso tsaka ng Senado ngayon. Nagsama na sila na mag-ano-ano, yung lintik na, na ano na yan, sorry ha, yung animal na chacha na yan. You see, before you know it, bumayag bigla yung mga senator. Eh yung investigation nga ng PCSO, parang, ha? Kumalma. Kalma-kalma. Walang may kukulong. Wala. Walang sisingilin doon sa 1.7 billion. Wala. Parang pagsasabihan lang. Parang recommendation lang. So, walang, meron ng reso number 6 silang pinag-uusapan. Pero yung resolution 10, wala silang banggit yung pera na tatlong dekada na na certification by liquidation by certification, walang banggit, pero may time sila para pag-usapan ang charter change. Economic provisions lang daw. Nasa inyo yun. Basta sa akin, ang posisyon ko, hindi ako magugoyo ninyo. Ayoko magpagoyo. Yung unit team na yan, wala nang pag-asa talaga yung unit team na yan. Huwag kayong magpabudol ulit. Binubudol lang kayo eh. Tapos nun, yung salita ni Senator Amy, while I appreciate it, ayokong mag-compromise. Ganon din yung kay Colonel Honasan, ayokong mag-compromise. Ang punto, hindi ako sang-ayon dun sa ibang vlogger na may laban tayo eh. Kinakailang magbuklod-buklod tayo, magsama-sama tayo. Hindi pwede sa akin yon. Kung kunwari yung isinasama ninyo, may question yung utak, may question yung ugali, may question yung performance, may question yung pagkatao, may question yung karakter ng tao. Gaya rin, I want to be consistent. May question ako sa ugali ni BBM. Saka nakakita, binabaha yung Mindanao, binabaha yung Davao. Umatid ng kasalan na naman ba? Kasal ba yun? Nandun na nga siya. Kaya nga nagko-comment si... Sino ba nag-comment? Kay Son Sabap? Pwede pa umiram na helicopter? Anak ng Tokwa, yan no? Saka nakakita, yung walang pakialam eh. Yung epitome ng isang presidente na walang pakialam, manhit. Nagkakanda, kawawa yung mga taong bayan dun sa Mindanao. E porke pa Duterte country, pababayaan nyo. Ano, gagayahin ninyo yung kay, kay Marujas? Ha? Saka yung kay Romualdez nun? You are Romualdez. The president is an Aquino. O ngayon, you are a Duterte. The president is a Marcos. Tapos, sasalbahin yung lintik na unit team na yan. You see, hindi pwedeng baguhin yung character overnight. Kung yung character ganun yung given, ganun na yun. Huwag kayong magpabudol. Ngayon, ako question mark ako, pinagtatalunan namin ng asawa ko yun, yung kay, ano, kay, ano nito, kay Amy. You know, in as much as I would like to believe her, ang sa akin, I think she's just salvaging yung Marcos name. She's salvaging yung pwedeng maging outcome ng unit team. Kaya nga, yun ang statement niya. And probably, she might end up as vice president to Sara Duterte. Kung magpaloko kayo, ngayon, pwede naman, wag kayong masyadong magpapanik. Nasa inyo pa rin yung boto eh. By 2028, kung sino man tumakbong vice president ni Sara D, kung tatakbo siya as president, at kung sino man magiging katandem niya, kung sino man independent, it could be anyone, it could be sikat, it could be a no one. Basta isipin ninyo, nasa sa inyo yung boto. Ang power, nasa sa inyo. Filipino people, you have the power to vote somebody na mambubudol. You have the power to tanggalin yung mambubudol. You have the power to correct everything. It's just a matter of time. So, relax lang. Malamig na yung pagkain ko eh. So, kakain na ako, no? Pero mamaya babalik ako. Ang sinasabi ko lang,
This is a matter of you cannot compromise when there is a fight. Yung parang mali yung sinasabing the enemy of my enemy is my friend. No? Kaya kunyari, may mga nagsasalita. Nandyan sila Tulpo, nandyan sila ano, sila Aimee, nandyan ek-ek lahat sila na nagsasalita. Na pabor dun sa mga gusto nyong marinig. Fine, pero remember always their names. Who they are. Remember yung pangalan nila sa Senate at sa Congress. There's no talk about resolution number 10. There's no talk about yung mga PCSO na yan. There's no talk about yung dapat yung sa SMNI, yung kay Bantag na yan, Tebes, lahat eh. Yung kay Duterte, ICC. Ngayon, yung mga nagko-comment na sa comment section na yung ICC ipapa-arresto si Duterte. I don't think so. If that happens, good luck. Good luck, BPM. Tapos ang administration. Because what they want is, pagka ginawa nila yan, mag-aaning tao, mag-aalsa yung mga tao. That's how I look at it. That's how I see it. Mag-aalsa mga tao. Matatapos na. Mapupwersa yung situation. Subukan nyo, BBM and et al. Subukan ninyo, paresto nyo si Duterte. Tignan natin kung ano mangyayari. Magagalit taong bayan. Duterte, the Dutertes don't even have to speak out. No, speak up. It will be simultaneous. The people will be angry. Ano? 32 million yung pumoto dun sa, ano? 6 na taon si Duterte naging presidente, daming nakinabang sa kanya na magandang asa, na magandang trabaho. Tapos kayo, pahukulong nyo? Mas in doubt yung karakter ninyo kaysa yung karakter ng mga Duterte. Okay? So, ganun lang ang Pilipino. Be aware of what's happening. And then, you saw, yung mga nagyayayana na sinasabi, panay daldal ako, panay takdak ako, manguna na ako. Eh di, manguna kayo. Kayo manguna. I will not be the one to lead the charge. Ako lalabas sa kalsada. No. I will not. Not yet. Not yet. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.